Huwag na huwag kang lalapit sa akin pag may kailangan ka. From now on, bahala ka na sa buhay mo! Wala akong ideal family na kinalakhan o ideal na ina. Kaya noong nabuntis ako at 19, natakot ako. Ipinalaglag ko ang bata. I attended church, humingi ako ng tulong. Eventually, tumulong rin ako sa mga teen women na pinagdadaanan ang pinagdaanan ko. Jay, I know we promised each other na hindi natin kailangan malaman ng lahat about each other's past, right? But I want to be honest. Jay, when I was 19, I had an abortion. I was still so young. Ang gulo-gulo ng pamilya ko noon. Hindi pa ako ready na maging parent. Jay, I've surrendered everything to God. But then there are days na naiisip ko na, bakit nagawa ko yun? Tin. You won't turn out to be a bad mother. Kasi mapagmahal ka. And very caring. I'm sure gagawin mo rin yun sa magiging future kids natin, di ba? So sweet naman. I love you. I love you. I love you more. I love you more. I love you most. I love you most. But? Jesus loves me most. Very good naman. Stay strong, Dad. Nandito lang kami para sa inyo ni Mom. Yes, Dad. Ay? Ano? Kamusta si Mom? Kumalat na daw yung cancer dun sa brain fluids, sabi ng doktor. Hindi na daw may epekto yung chemo. Okay, come on na. Teka, nandito na tayo. Okay. Caitie. Jay! Okay. Bakit? Tignan mo to! Ito to! Rashes ba yan? Bakit may ganyan si Caitie? Dinala namin si Caitie sa doktor. Insect bites lang daw. But as the days passed, namaga at lalo pang dumami ang rashes ni Caitie. Kumonsulta kami sa ibang doktor para malaman kung ano ang sakit ng aming anak. Caitie? Caitie has tuberculosis. Negative sa TB bacteria ang baga niya. Pero her skin test came back positive. She has cutaneous tuberculosis. So since may TB bacteria siya, kailangan din natin ipatest si Ethan dahil baka meron din siya. Dok, saan po ba galing itong sakit? Posible bang galing to sa amin? It's possible. Jay, kailangan natin magpatingin lahat sa bahay. Regarding naman sa blood test ni Caitie, mataas ang white blood cell count niya. Mababa naman ang hemoglobin at platelet count niya. Kaya I suggest that you see a hemo-oncologist. Hemo-oncologist? Bakit kailangan ho namin magpatingin sa doktor sa cancer? Sa tingin niyo ho ba, Dok, merong may leukemia yung anak ko? Iyon ang dapat natin kumpirmahin sa pamamagitan ng iba pang tests. Okay, very good, Caitie.
You're such a brave girl. Pinto Nana. Nana sick, di ba, anak? Nagka-cancer siya. Now, she's gone to heaven. Then she's happy because she's with Jesus. Okay, very good. Hello? Yes, Chestnut Studio. Yes, we do pre-wedding photos also. Mommy, OG. Mommy, OG. Huh? Mommy, OG. Ella, Ella, bakit ako na si JJ? He's nowhere. Where's the OG? Hirap ang mga doktor na malaman kung ano ang sakit ng anak ko. And Caitie was subjected to more tests. Kung kani-kaninong doktor kami nagpunta, sa pag-asang isa sa kanila ang makakagamot sa aming anak. Caitie, gusto mo ba maging doktor? Alam mo kasi sa lahat ng bata, ikaw lang ang hindi umiiyak at hindi natatakot dito. Click-click! Ah, anak. Okay. Oh, Ana. You look like Darth Vader na. I love you, Ana. Look, happy. Ah, yun. Nakuha ko ng test results ni Caitie. Sabi ng mga doktor, modified HLH, isang sakit ng immune system, ang sakit ni Caitie. Binigyan siya ng steroids para dito, at sa awa ng Diyos, Caitie responded well. Daddy, click, click. Click, click? Sige, smile, baby. 1, 2, 3. Okay. Mommy. Yes? Mommy. Sa hindi namin malamang dahilan, Caitie's diarrhea got worse. Hanggang sa sinusukan na rin niya ang kinakain niya. Hindi ko naman pwede iwan na ganito si Caitie. Han, 1.2 million na yung bill natin dito. Upos na upos na yung savings natin. Han, we really need this shoot. Kuya, kami na lang ang magbabantay kay Caitie bukas. Papaalam na lang kami sa trabaho. Huwag na kayong mag-alala. Kami bahala kay Caitie. Thank you. Huh? Caitie? Okay? I have a surprise for you. Caitie, I am your father. Oh, wow. I will show you the power. We hope you get well soon. Daddy, click, click. Smile, smile. 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 Look here. Jane, shinare ko yung Facebook page nyo sa wall ko. Ang daming gustong kumontak sa inyo para matulungan kayo mabayaran ng hospital bill nyo. Talaga, Doc? Yes. Ma'am, remind ko lang po na fasting si Caitie until 6 a.m. Pag nakuha na siya ng dugo bukas, pwede na siyang kumain para makainom ulit ng antibiotic. Antibiotic? Tapos na kami sa antibiotic, ah! Pinatigil na ba ni Doc Perez? Eh, kaya na kami pala hindi gumalingan yung anak ko, eh! Kasi mali-mali yung gamot na pinapainom ninyo! Dahil sa nangyari, nagdesisyon kaming sa Singapore na ipagamot si Caitie. Caitie, ang
Umasa kami na doon, mabibigyan na ng lunas ang misteryosong sakit ng aming anak. Please stay here, ma'am. Sabi nila dito, 2 days lang. Malalaman na natin kung ano talagang sakit ni Caitie. Pero Jay, 2 linggo na, wala pa rin silang nabibigay sa atin. Siguro parusa to ng Diyos sa akin. Dahil nagpa-abort ako noon eh. Hindi ganun ang Diyos. Eh bakit ganun, Jay? Bakit hindi niya pinapagaling si Caitie? Maybe God has His own plans. Maybe He wants us to surrender Caitie to Him. No! Hindi ko isuko sa Diyos ang anak ko! Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin, pagkatapos ng lahat ng tulong ng mga tao sa atin, ganun lang ang gagawin niya, kukunin lang niya ang anak natin. Bakit? Anong mapapala niya? Wala! What Caitie has is JMML, or Juvenile Myelomonocytic Leukemia. It's a very rare childhood cancer. That's why it took us a long time to give you this diagnosis. Studies are still being conducted as to what causes it. I will be honest with you. JMML is difficult to cure, but there is a 5-year survival rate of 50% for children who have this. Don't worry. We'll do everything we can. We love you too, anak. We love you. You are so brave. I'm so proud of you. You're the bravest girl I know. Love you. Doc? Caitie? Doc! Doc! Caitie! Caitie! You gotta go now. Time of death? 11:46 a.m. Mapapatid na may ganda pa rin ito. Jay, natatandaan mo nun, minsan naiinis ako sa'yo kasi picture ka ng picture. Buti na lang pala ginawa mo yun, no? Itong pictures na to, yung mga memories na meron tayo, yun lang ang matitira sa atin. Hindi man natin makakasama si Caitie for how many years. But one day makakasama din natin siya ulit. Si Caitie sa amin, pinipili naming panatilihing buhay ang alaala niya sa pagiging masayahin, mapagmahal at matapang katulad niya.